Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 24, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang bagyo na nasa loob at labas ng ating area of responsibility na kapwa po nagpapalakas sa habagat. Ang nasa labas po ng ating PR ay mababa po ang tsansa nito na tatama sa alinmang bahagi ng ating kalupaan maliban po sa mas papalakasin ito ang habagat. Ang nandito naman sa loob ng ating area of responsibility sa ngayon ay nasa layo ng 346 km northeast ng Santa Ana, Cagayan o kaya naman ay 310 km east of Basco, Batanes. Ito po ay malaking banta lalo na po dito sa Luzon, lalo na at posible yan na kikilos pababa habang patuloy ang paglakas at posible yan na aabot sa typhoon category at hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon yan na aabot ang intensity peak sa 185 kilometers per hour habang nasa silangang baybayin po ng Northern Luzon sa mga susunod na araw, kaya atin lamang pong babantayan ang development nito dahil malaking banta po ito dito sa Northern Luzon at sa mga isla po ng extreme Northern Luzon. At ito naman po ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali dahil po sa trough ng bagyong Sikoring ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, ilang bahagi ng Cordillera, ilang bahagi ng Ilocos Region, at dahil naman sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi naman ng Mimaropa, Quezon, Naga, Samar Provinces, Northern Leyte, Northern Cebu, Tagbilaran, Bacolod, Gabancalan, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at ilang bahagi po ng Northern Mindanao. At sa susunod po ng mga oras ay mas maraming lugar na dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng habagat at saka po ng trough ng bagyong Sikoring. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong magsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Thank you and God bless!